Sa kabila po ng mga agam-agam, kung ligtas nga ba at epektibo yung bakuna ng Russia laban sa COVID-19 na Sputnik V, handa raw lumahok sa clinical trial ang ilang Pilipino na nandun sa Russia. Excuse me po. Tiwala raw sila sa kakayahan ng gobyerno ng Russia. Nakatutok si JP Soriano. 11 taon na sa Moscow, Russia, ang Pinoy worker na si Nico Castor. Dating maintenance personnel sa isang paaralan pero caretaker na ng isang bahay ngayon. Sabi ni Nico, handa raw siyang lumahok sa anumang clinical trial ng Sputnik V, ang dinevelop na COVID-19 vaccine ng Russia. Sa kama po, siguro meron, pero mas higit po yung excitement siguro, yung pagiging panalangin na sana ito'y maging epektibo. Si Nico ay leader ng Filipino Association doon, kaya pinupulsuhan daw niya ang reaksyon ng ating mga kababayan sa Russia kaugnay sa COVID-19 vaccine. At bagaman meron din daw mga Pinoy sa Russia na may duda sa Sputnik V, lumalabas na mas marami raw ang naniniwala sa bakuna ng Russia. Ang sabi ay taon bago ma-discovery ang bakuna para sa isang sakit, ganun po. Pero alam naman natin na isang Russia sa pinakamagaling na o dalubhasa pagdating sa pag-imbento ng mga bakuna o pag-discovery ng mga bakuna para sa mga malalang sakit. Gaya ni Nico, naniniwala rin ang OFW sa Russia na si Aimee sa Sputnik V. 13 taon na raw siya sa Russia at sa tagal daw niya rito, masasabi niyang suportado nito ang mga mamamayan at malaki raw ang respeto sa mga Pilipino. Ang Russia ay napakalaking bansa at may kakayahan sila na magsaliksik upang maka-imbento or makagawa ng solusyon sa lumalaganap na coronavirus. At willing ako na sumailalim sa trial kung kinakailangan. Ayon sa Philippine Embassy sa Russia, ipinauubayan na nila ang anumang katanungan kaugnay sa vaccine sa Interagency Task Force sa Pilipinas. Pero sa isang pahayag mula sa Office of the President na ipinow sa Facebook page ng ating ambassador sa Russia, nakasaad na handa raw ang Pilipinas na makipagtulungan sa Russia pagdating sa clinical trials, vaccine supply at produksyon ng Sputnik V. Merong tinatayang 6,900 na Pilipino ang nasa Russian Federation ayon sa DFA. JP Soriano, nakatutok 24 oras.